Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ngayon ay naririto po sa Al-Ula, dito po sa Saudi Arabia po, no? Northern part siguro ito eh, kasi patungo ng Tabuk eh. Kung ikaw po ay galing po ng Jeddah, kung pupunta ka ng Tabuk, madadaanan mo po itong Al-Ula. Dadaanan mo yung Yanbu, Umluj, then Al-Ula, then sa Tabuk. Isa po ito sa na-discovery namin na talagang magandang lugar po. Isa sa mga magandang tourist spot po dito po sa Saudi Arabia. Ang view po na makikita niyo ito yung mga rock formation po. Mga bato, mga bundok po kanlaki. So isa po yan sa isa sa pinakamagandang tourist spot po ng Saudi Arabia. Sa mga kababayan po na mga kababayan natin na nandito sa Kaharian at may chance po na makapunta rito sa Al-Ula, pero I would suggest na kung kayo po ay pwede mag-rent ng sasakyan para pumunta po rin ng Al-Ula para po ma-discover ninyo yung kagandahan po, mas maganda. Kasi pag ikaw po ay may sasakyan, pwede kang huminto-hinto pag nakikita ka ng mga gandang mga tourist spot. Ngayon, pagdating po sa Al-Ula, kung wala po kayong mga kakilala dito at gusto nyo ma-explore po itong lugar na ito, makita nyo yung kagandahan, yung hidden treasure, mga heritage po, yung mga lumang makalumang kasaysayan po ng Saudi Arabia. Ito pong nasa likod ko. Ito po ang aking i-recommenda sa inyo. Ilala po siya sa pangalang Mang Kanor. Okay? Kuya Kanor. Yan. So, si Kuya Kanor po ay mahigit 20 taon nang naninirahan dito sa Al-Ula. At kabisadong-kabisado niya na po yung area nito. At tamang-tama po siya na inyong magiging tourist guide. Kung kailangan po nang pwedeng pong mag-tour sa inyo para maituro po sa inyo yung mga tamang lugar na pwede niyong puntahan dito sa Al-Ula, napakaganda po talaga. So, ito po si Mang Kanor po, o si Kuya Kanor, ay nandito po siya sa Al-Ula. Available po siya, yan po ang kanyang hanap buhay po, ipagkakitaan po. Yung mag-tour po ng mga kababayan po natin dito, malilibot niyo po yung kabuuan po ng Al-Ula. So, pwede niyo po siyang kontakin at tutulungan po niya kayo, makakatipid po kayo. Hindi naman po mahal maningil si Kuya Kanor. Basta tamang-tama lang po para po sa kanyang, siyempre, ito po yung kanyang isang hanap buhay. So, kausapin natin siya ngayon para maipaliwanag. Kasi ang kagandahan po sa kanya, bukod sa itutur po kayo sa mga gandang lugar, sasabihin pa sa inyo yung mga history nito, kung ano ang significant ito, ano pong kinalaman ito, at ano pong bakit po may ganito, may ganyan. Kasi ito pong Al-Ula, isa po sa pinakamatandang kabihas na marami pong mga hitik po na mga makasaysayan to panahon po noong unang panahon pa na marami pong pwede kayong malaman through him. So, Kuya Kanor, magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Hindi ka para. Kanor, Kaluwang. Mali 21 years ako dito sa amin. Yes. So, wala pa pong solicitation noon. Bali, hinahire ako ng mga hotel dito para mag-tour sa mga European at mga ibang lahi. Since 2007. Uh-huh. So, nung solicitation na po, dahil Pilipino tayo, hindi po ako na-absorb sa Ministry of Tourism. Mm-hmm. So, yung mga Saudis lang. So, ang ginawa ko po, bali, nag-freelance tour guide ako. Ayan. So, mga Pilipino, ano-ano ba ang pwedeng puntahan ng mga Pilipino dito sa Al-Ula? Yung center talaga ng tourism dito, yung kinatawag na Madayang Saleh o Al-Hijra. Uh-huh. Ang Al-Hijra, yan po ang community ni Prophet Saleh at napuntahan din, nanirahan din dyan ang mga Nabateans, mga nomad Arabs from Iraq. Uh-huh. O yung mga Byzantium at mga Romans. Actually, ang Al-Ula ay 100,000 years na po. Uh-huh. Considered ng UNESCO in 2008 as one of the ancient civilization in the world. Oh, okay. Mm-hmm. So, dito po nanirahan nun si Propeta Saleh, tapos yung mga Nabateans, yung mga Byzantium, yung mga Romans, at saka Ottoman Empire. So, marami mga civilization na dumaan dito po sa Al-Ula. So, hanggang ngayon may makikita mga footprints or mga mark ng mga historians o yung mga Nabateans, no? Mm-hmm. Halimbawa, noon wala pa sila mga Facebook, mga Twitter. So, ang ginagawa nila, nag-drawing sa mga gilid ng mga bato, mga bundok, para maalala sila kung ano yung mga history nila doon.
So aside from Al-Hijra po, mayroon pang magaganda mga rock formation, different of rock formations, no? Yung old house na it was built 1,400 years ago and made of clay soil with water and leaves of the palm trees. So yun po. So marami pong mapupuntahan ngayon, lalo na ngayon. Ang ula po hindi to, dati conservative county pero ngayon open na si Puerto Rico, simula ang problema. Yun, so, at saka ang mga tao dito mababait. Ano, may napuntahan kami kanina, yung elephant mountain. Elephant Rock. Oh, so yun ay po ay natural yun. Mukhang elepante, no? Mukhang elepante ang shape niya, ang ano niya. So meron pang mga face man ng itsura, meron pang dancing rock, meron pang iba't ibang mga hugis ng ano. Yung mga bundok dito parang corals, no? Yung mga bato na laki, no? Opo, kasi according to sa history na mga folksaying nila, ang Al-Ula ay dati siyang ocean billion of years ago. Yun ang ano, dagat. Opo, kahit sa labi ng isang archaeologist, dati itong dagat. Kasi may basihan sila, may proof sila, may nakikita tayong mga corals galing sa sea. At kung makapunta kayo sa viewpoint, sa taas ng bundok na yun, ng Al-Ula, makikita niyo ang ula para siyang dating dagat. Titingnan niyo po. Tapos sa other side para siyang resemblance ng yung Grand Canyon ng Arizona sa USA. Oh, nakita ko nga eh, Grand Canyon yung parang yung flat top yung bundok doon eh. So, dead volcano po 'yun. Dead volcano. Dead volcano po. Ayan. Sa mga kapwa ko mga OFW, nakita ninyo yung kagandahan po nitong Al-Ula na to. Marami po kayong madidiscover ito at hindi naman po kamahalan. Kung kayo po ay nagkakaroon ng chance, pwede naman kayo pumunta dito by land. At ang advantage po nito, nandito si Kuya Canor to help you para ma-discover ninyo, mapuntahan ninyo lahat ng mga pwede ninyong alamin na may magandang history ng Saudi Arabia. Dahil meron pa ako narinig ito na parang minakita ko yung isang parang yung pinagsutingan yung kay ano ba yun, yung transformer, yung parang bahay na ganun, ano yun, similar ba yun o magkaiba naman yun? Yung parang may pintuan na malaki na ano, yun ba yun? Yun. Actually, nag-shooting pa dito yung Kandahar film. Yung Hollywood film na Kandahar na story ng Taliban sa Afghanistan. So, dito nila ginawa. Last 2 weeks lang sila umalis. Kita ninyo. So, ayan. So, paano ka ba nila makakontakt? Meron ka bang telephone number na may bibigay mo? Meron po. WhatsApp. Sige, ano po pakisabi po? 05-03-082-741. Ulitin mo ulit yan, badahan mo para sa mga ano? 0503-082741. Okay, ayan. 0503-082741. Oh, ayan. Sa mga nanonood po sa inyo. Makita po ako pag maghanap sila ng yung halimbawa tour sa saan ang ula, makita niyo po ang pangalan ni Kuya. Yun. Oo, makikita niya. At matuturo mo sa kanya kung saan sila pwede matulog, matutuluyan. Oh, meron po mga hotel dito, meron mga resort. Yun, meron din mura ganyan. May nakita ko dito na merong bundok na may parang kotse, tapos merong resort dito, may swimming pool. Meron ako nakita doon, sinabi nila. Saan ba yun? Sa ano yun? Shadin? Shadin Hotel. Oh, grabe. Shadin Hotel, meron Sahari, meron mga Andalus, meron na yung Shalal. Yung napunta niyo po kanina. Ayun. So, ayan po. Sa mga kaibigan po natin. So, sir, okay lang ba malaman? Taga saan po kayo sa Pilipinas? Taga Sambuanga po ako. Ayan. Tausog, tapos ang asawa ko Kapampangan. Ayan. Si Kuya Canor po ay isang Tausog. Para po sa mga hindi po nakakaalam, siya po ay taga Sambuanga. Siya po ay may bahay po na isang Kapampangan at matagal na po sa Saudi. Marunong ka mag-Kapampangan? Kunti lang po. Pwede mo mabatiin yung mga Tausog natin kumabayan sa inyong dialect? Assalamualaikum mga kakasing. Booking time mo din Tausog. Very halo. Ayan. So narinig ninyo. So ayan po. Mga kabalin din. Samantalahin po ninyo, napaka-importante po na mapasyalan nyo itong lugar na ito. Ako po, sa 30 years ko sa Saudi, talagang sinikap ko mapuntaan ito. And I'm very thankful na meet ko po itong grupo po na ito. Ayan po. Ayan po sila. Ayan po yung mga Pilipino community ito. Kakusapin sila mamaya. Pero focus na tayo dito kay Mr. Canor. Ayan po. So, alam po, ulitin po tayo po. The last time, ano po ang telephone number nyo? 0503-082741.
Yan din po ang WhatsApp ko. Oh, yun. So sa mga gusto po pumunta rito at gusto magtipid, punta na kayo. Andyan po si Kuya Kanon. Pwede sila hatid sundo from airport to hotel nila. Oh, yan. May hatid sundo pa rin kayo. Kung kayo po ay mag-aeroplano, meron pong airport dito sa Al-Ula, susunduin po kayo, hatid po kayo sa hotel, and then siya na pong bahala. Siyempre, kayo na rin bahala sa kanya. Oh, di ba? So, yun lang po. Ito po si Kapong.